Magandang araw sa inyong lahat. So ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin yung Kabanata 4 ng Buhay ni Rizal na kung saan ay nakatuon ito dun sa mga gantimpala niya or mga gantimpalang natamu niya dun sa Ateneo de Manila. Matatandaan na si Rizal ay nag-aral sa Ateneo de Manila o Ateneo Municipal noong mga panahon na iyon, ano? Mula noong 1872 hanggang 1877. At apat na buwan pagkaraan ng pagbitay sa Gumbursa habang si Doña Chodora ay nakakulong. Di ba matatandaan na nabanggit ko nung nakaraan na si Doña Chodora ay nakulong sapagkat siya ay napahamak doon sa ano sa kapatid ng kanyang o asawa ng kanyang kapatid na si Jose Alberto. At itong si Doña Chodora ay nakakulong. Si Jose naman ay hindi pa nagdiriwang ng kanyang 11th kaarawan ay pinadala na kaagad sa Maynila para mag-aral sa Ateneo Municipal. At itong Ateneo Municipal, kagaya ng nabanggit ko dati, ay isang kolehiyong nasa pamamahala ng mga Hesuitang Espanyol. Ang kolehiyo na ito ay mahigpit na karibal ng Kolehiyo de San Juan or Kolehiyo San Juan de Letran na mga na pagmamay-ari naman or pinamamahalaan naman ng mga paring Dominico. Dati itong tinawag na Eskwela Pia, itong Ateneo Manila or Ateneo de Manila o Ateneo Municipal na kung saan ito ay tinatawag din na paaralan ng kawang gawa na ang paaralan na ito ay para lamang sa mga kalalakihan sa Maynila na itinatag ng pamahalang panglunsod noong 1817. Nang ang mga Hesuita ay papaalis na ng Pilipinas noong 1768 ay nagbalik sila sa Maynila noong 1859 tapos nung pagbalik nila sa Pilipinas ibinigay ulit sa kanila yung pamamahala noong Eskwela Pia na ito no yung Ateneo de Manila. Tapos ang pangalan ng or yung pangalan ng paaralan ay napalitan at naging Ateneo Municipal kagaya ng nabanggit ko kanina tapos sa kasalukuyan ay Ateneo de Manila. At sabi nga ni Rizal mahuhusay daw yung mga edukador ng mga Hesuita kaya Ateneo yung isa sa mga naging prestigyosong kolehiyo para sa mga kalalakihan noong mga panahon na yon. At siguro hindi natin maikakaila na hanggang sa kasalukuyan naman ay isa pa rin sa mga prestigyosong paaralan ang Ateneo de Manila sa kasalukuyang panahon. No. So sige, pag-usapan muna natin ngayon yung tungkol dun sa mga gantimpala na nakamit nitong si Rizal nung siya ay nananatili sa ano sa Ateneo de Manila. Pero bakit ayaw mag-next ng aking slide? Okay, ito na. So, sabi ko nga kanina, pumasok si Rizal sa Ateneo at noong Hunyo 1872, si Jose ay sinamahan ng kanyang kuya na si Pasiano. Sila ay nagpunta ng Maynila. Kumuha siya ng examen or ng entrance exam sa doktrina ng Kristiyano, aritmetika, no? At pagbasa para makapasok sa Kolehiyo de San ng San Juan de Letran. Pero ano yung naging resulta pagkatapos niya kumuha ng examen? At sa kabutihan palad o sa pagkuha niya ng exam na ito ay nakapasa naman si Rizal ano pero nagbalik siya ng Kalamba para sana makapiling niya yung kanyang pamilya at nang at makabihagi siya sa piyesta kasi piyesta ng piyesta sa Laguna ng mga panahon na iyon at yung kanyang ama na siyang may gusto na si Rizal ay mag-aral sa Letran ay nagbago yung isip sapagkat dito sa pagbalik ni ano ni Jose Rizal at saka ni Pasiano Rizal sa Kalamba ay nag-usap yung mag-ama, 'di ba? Na matatandaan na si Pasiano ay kakilala ni Jose Burgos na may connection sa Ateneo de Manila. So sabi ni Pasiano, "Ama, bakit hindi na lang sa Ateneo natin pag-aralin si Pepe or si Jose?" So pumayag naman yung kanyang tatay. Kaya naman nakalagay dito sa next slide natin ano, ang Ateneo Municipal ay kilala noon bilang Eskwela Pia, nagkulat ng nabanggit ko kanina. Paaralan sa Maynila na para sa mga kalalakihan ay tinatag noong 1817 at di kalaunay naging Ateneo de Manila noong 1859. Okay, so sa pagbalik ni Rizal, ito yung Ateneo Municipal noong 1859 ano, inilarawan ng Ateneo Municipal. Tapos sa pagbalik ni Rizal ay kumuha siya ng ito nabanggit ko na rin pala ito kanina. Okay. Ayan, so pagbalik ni Rizal sa Maynila
Jose ay sinamahan muli ng kanyang kuya na si Pasiano. Okay? Sila ay ano, sila ay magbabayad na sana ng matrikula sa Ateneo Municipal, pero nung una ay ayaw siyang tanggapin itong si Padre Magin Fernando kasi sabi niya may dalawang dahilan kung bakit ayaw kong tanggapin ang iyong kapatid. Sapagkat una, huli na siya sa pagpapalista, o kumbaga sa kasalukuyang panahon ay yung ano, yung enrollment nag-end na yung enrollment kaya hindi natatanggapin si Rizal. Pangalawa, sakitin at maliit na bata lamang itong si Rizal para sa kanyang edad. Kumbaga kung magkakasakit itong si Rizal, magiging problema pa ng Ateneo Municipal, ano? Kaya ayaw sana siyang tanggapin nung si Padre Magin Fernando. Pero mabuti na lamang at nandiyan si Manuel Ceres Burgos na pamangkin nitong si Padre Jose Burgos na siyang tumulong upang makapasok si Rizal sa Ateneo. Okay, so si sino ba si Padre Jose Burgos? Kung matatandaan niyo, isa siya doon sa mga tatlong paring martir, no, na walang salang binitay or kasama siya doon sa ano, sa mga binitay na tatlong pari na natalakay na natin nung nakalipas na mga klase natin, ano. So sa kanyang ano, sa kanilang pamilya, si Jose yung gumamit talaga ng ano, Jose yung gumamit ng apelyidong Rizal, or unang gumamit ng apelyidong Rizal, sapagkat ito ang ginamit niyang ngalan nang siya ay nagpatala sa Ateneo, dahil yung kanyang apelyidong Mercado, katulad nga nung nabanggit ko dati, ay pinagsususpetsahan na ng otoridad na Espanyol. Mercado ang ginamit na apelyido ni Pasiano nung siya ay nag-aral sa Kolehiyo ng San Jose, at kilala siya ng otoridad bilang paboritong estudyante at mapapagkatiwalaan ni Padre Jose Burgos. Kaya naman kailangan nilang maikubli yung kanilang pagkatao or pagkakakilanlan para hindi pag-initan si Jose or si Pepe ng mga otoridad. Okay, ayan, Mercado, apelyido na bang nandiyan pala sa aking slide, ang nakalimutan ko. Okay, so sige, next natin ay nang mag-aral si Rizal sa Ateneo, ang kolehiyo ay ang kolehiyo na nasa loob ng Intramuros mismo, sa loob ng pader ng Maynila. So nung una, nangupahan siya sa isang bahay sa labas ng mga pader na ito ay matatagpuan doon sa Calle Caraballo. Ayan, ito nakalagay sa slide natin, ano, na siguro mga 25 minuto kung lalakarin niya mula doon sa kanyang paaralan. At itong bahay na ito na pinapaupahan, kaya ito yung ating ano, yung slide, ano, na larawan ng Intramuros. Tapos yung bahay na pinapaupahan na ito ay pagmamay-ari nitong isang matandang dalaga na nagngangalang si Titay. Kung matatandaan ninyo, nabanggit ko na rin ito ng mga nakalipas na talakayan. Nasabi ko sa inyo, nagpresenta lamang itong si Titay na doon na tumira si Rizal sapagkat may utang siya, hindi niya mabayaran sa pamilyang Rizal. So parang ibabawas na lamang yung renta para siya ay makapagbayad ng utang sa pamilya ni Rizal. No? So ito yung larawan ng Intramuros. Tapos dumako naman tayo doon sa sistemang pang-edukasyon ng mga Isuita. Okay. Ano ba ang sistemang pang-edukasyon ng mga Isuita? Ang sistema ng edukasyon ng mga Isuita sa Ateneo ay mas makabago kaysa ibang kolehiyo ng panahon na iyon. Sila ay sinasanay nila yung mga estudyante sa pamamagitan ng pagdisiplina at instruksyon pang-relihiyon. Connected lagi, no? Disiplina at instruksyon pang-relihiyon. Okay. Tapos itong Ateneo ay itinataguyod nila yung kulturang pisikal, humanidad at saka sintipikong pag-aaral. At bukod sa mga kursong pang-akademiko tungo sa Bachiller ng Sining, ay may mga kurso din bokasyonal kagaya na lamang ng agrikultura, komersyo, pagme-mekaniko at saka yung pagsusurvey. Nandiyan lahat naman sa slide natin, ano. So sabi nga, mahuhusay daw yung mga propesor, sabi ni Rizal, ano? At bago magsimula ang klase sa umaga ay nakikinig sila ng misa yung mga estudyante, tapos bawat eksignatura ay sinisimulan at saka winawakasan nila ng ano, ng panalangin. Okay? So puntahan naman natin yung paghahati or pagkakapangkat-pangkat ng mga mag-aaral. Yung mga estudyante ay nahahati sa dalawang pangkat. Meron tayong tinatawag na Imperyong Romano at saka yung Imperyong Cartagena, ano. So sino yung napapaloob dun sa Imperyong Romano? So ang Imperyong Romano ay binubuo ng mga internos o yung mga naninirahan or na nasa loob ng kolehiyo nangangasera. Pag sinabi natin nangangasera, doon sila nangungupahan, ano. Kaya internos, from the word itself, internos, nasa loob. Okay? Yun namang mga Imperyong Cartagena ay binubuo naman ng externos na nasa labas naman ng kolehiyo nangangasera o nangungupahan. At kabilang nga si Rizal doon sa Cartagena, kasi sabi ko nga kanina, nasa labas nangungupahan si Rizal at 25 minutong nilalakad niya para makapunta siya sa kanyang school, ano, o sa kanyang paaralan. May limang ranggo, kumbaga ay
Meron silang ano, mayroon silang stratification ano, ang mga mag-aaral sa Ateneo. Yung pinakamahusay na estudyante ay tinatawag nilang emperador, yung pinakamahusay na estudyante sa isang imperyo. Tapos yung pangalawa, tinatawag naman nila na yung pangalawang pinakamahusay ay tribuna, yung pangatlo ay decurion, yung pangapat ay centurion, at saka yung panglima naman sa pinakamahusay ay tagapagdala ng mga bandila. Yan. So sino mang estudyante ay maaaring humamon sa sino mang opisyal ng imperyo sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong tungkol sa aralin sa naturang araw. So kung halimbawa ako, nais ko na ako ay nagmula sa tagapagdala ng bandila o ang posisyon ko ay tagapagdala lamang ng bandila, gusto ko maging decurion o gusto ko maging centurion, pwede ko siyang hamunin na o sige, pag natalo kita sa isang ano, sa isang tanungan or sa isang sa mga tanong na ibibigay mo sa akin o pag nasagot ko 'yan, ay pwede kitang palitan sa iyong posisyon. So ibig sabihin, patas naman ang ano, patas naman yung pagkakataon sa lahat ng mga estudyante para ikaw ay mapunta sa mas mataas na ranggo. At naaalis sa posisyon yung isang opisyal kapag tatlong beses siyang nagkamali sa pagsagot ng mga tanong. Halimbawa, ako ay naggaling sa pangkat ng mga or tinatawag akong tribuna, ano, nabibilang ako sa mga tribuna, tapos inamon ako ng isang mas mababa sa ang pwesto sa akin, tapos tatlong sunod-sunod na tanong na hindi or tatlong katanungan ang nagkamali ako ng sagot, then mapapalitan ako sa aking pwesto. Okay? So yung mga estudyanteng nasa dulo ng linya, kung mag-aaral sila ng mabuti, ay maaari silang pumalit sa sino mang opisyal, kasama na rito yung pagiging emperador o yung tinatawag natin pinakamataas na pwesto sa o pinakamataas na ranggo sa stratification nitong ano, mga mag-aaral. Ano? Yung dalawang pangkat, ang Imperyong Romano at saka Imperyong Cartagena ay lagi na lamang naglalaban sa pangunguna sa klase. Kung mapapansin ninyo, ito siguro ay isa sa mga magagandang motibasyon para sa mga mag-aaral na sikaping mabuting mag-aral or sikaping mag-aral ng mabuti, I mean, para mas tumaas ang kanilang pwesto dun sa kanilang ranking, ano? At tapos yung bawat pangkat ay may kanya-kanyang bandila. Ang bandila para doon sa mga ano, sa mga Romano ay kulay pula. Balikan natin sa slide kanina, no. Ito pulang bandila para sa Romano, tapos kulay asul naman na bandila para sa Cartagena, no. Tapos itong sa simula pa lamang ng pasukan, parehong ginagamit ng mga pangkat ang dalawang bandila. So sa unang pagkatalo, ang bandila ay o yung bandila nung natalong pangkat ay inililipat sa kaliwang bahagi ng silid or ng kanilang kwat ng room, ano. Tapos sa pangalawang pagkatalo, inilalagay na ito doon sa mababang posisyon sa kanang bahagi naman. Ito ay mga indikasyon lamang na unti-unting natatalo yung pangkat ng ano nung or ng isang pangkat, ano. Tapos sa pangatlong pagkakataon or pangatlong pagkatalo ay nakatagilid na yung bandila at inilalagay naman sa ano sa kaliwang bahagi na naman, ano. Tapos sa pangapat, yung bandila ay binabaligtad at inilalagay naman sa kanan. Tapos sa panglima ay nakabaligtad pa rin yung bandila tapos inilalagay sa kaliwa, at sa panganim na pagkakataon yung bandila ay pinapalitan na ng figura ng isang asno, no, na simbolo na or indikasyon na maraming beses na natatalo ang isang imperyo, okay, or ang isang pangkat. Tapos yung mga mag-aaral class, yung mga mag-aaral ng Ateneo ng panahon na iyon or ng panahon ni Rizal, ay may uniform na tinatawag, ano, na binubuo ng pantalon mula sa hinabing hipla ng abakan at guhit-guhit na bulak na Amerikana. So yan, kung titingnan ninyo sa larawan, ito yung ano, ito yung kanilang uniform. Yan. So ang tawag diyan o yung material na Amerikana o ng damit ay tinatawag nila na ano, raya adilio. Okay, yung raya adilio ay isang material na ginagamit sa Amerikana, okay, kulang lang tayo ng letter I ng Amerikana na uniforme sa Ateneo. At dahil ito ang ginawang uniforme ng mga sundalong Pilipino noong panahon or nung unang araw ng ano nung or nung araw ng unang republika ng Pilipinas. Kung mapapansin niyo, kung nanonood kayo ng mga ilan sa mga pelikula, familiar yung kasuotan na yan, ano. Next ay pag-usapan naman natin, kamusta ba si Rizal nung kanyang unang taon, pangalawang taon, pangatlong taon, pang-apat na taon, or yung stay niya, yung kabuuang stay niya sa Ateneo. Okay? So, nung unang taon ni Rizal sa Ateneo, ito yung nangyari noong 1872 hanggang 1873. Remember, ito yung mga panahon na binita yung tatlong pari, ano? Tapos
sa pagpunta ni Rizal nung unang araw niya sa klase sa Ateneo nung Hunyo 1872 ay nakinig lamang ng nakinig muna ng misa si Rizal sa kapilya ng kolehiyo at taimtim na nagdasal at humingi ng patnubay sa Diyos. Pagkatapos ng misa, siya ay pumasok na sa kanyang klase at nakita niyang marami siyang kamag-aral na mga Espanyol, Mestizo at saka mga Pilipino. Yan, so nakalagay dito ano. Tapos itong si Rizal class ay nakilala niya yung kanyang unang professor sa Ateneo at ito nga si Padre Jose Beck, okay? So yung una niyang professor. Tapos sabi niya ito daw kanyang guru na ito, yung kanyang professor na ito ay inilarawan niya na matangkad, payat na lalaki, medyo nakakuba, no? Matulin maglakad, mukhang asetiko at saka seryoso at inspirado, maliliit daw at malalalim ang kanyang mga mata, matangos ang ilong at saka parang Griego, no? At manipis yung labi ng hugis at kung pababa sa baba. Kumbaga, kung ibabase natin sa obserbasyon ni Rizal ay mapapansin natin na talaga namang mahilig makapansin ng mga bagay-bagay, maging ang physical na katangian ng kanilang mga guro o ng kanyang guro ay napapansin itong kanyang bayani ano. Dahil bago sa paaralan at di gaanong mahusay sa Espanyol, si Rizal ay inilagay sa dulo ng klase. Ayan. Katulad nga nung sinabi ko sa inyo kanina, kabilang siya sa Cartagena ano, at nakalagay siya sa pinakadulo na pwesto. Ibig sabihin kinakailangan niya mag-strive or mag-sikap para mapupunta sa mas mataas na rango or na pwesto. So, isa siyang eksterno kaya nakatira sa labas ng Ateneo. Kaya siya ay napabilang sa mga Cartagena, nakaposisyon sa dulo ng linya. So, pagkaraan ng unang linggo, yung sinasabi ni Father Magin Fernando na sakiting bata daw ay nagpakita ng mabilis na pag-unlad yung performance niya sa school. So sa pagtatapos ng buwan ay naging emperador kaagad si Rizal at siya yung pinakamatalino ang pinakamatalinong mag-aaral sa klase at binigyan din siya ng gantimpala. So tuwang-tuwa siya sabi niya, nang mapanalunan ko yung unang premyo na isang larawang relihiyoso. So ipinagmalaki niya yon sa kanyang mga kakilala na naging unang gantimpala niya na napanalunan niya sa Ateneo, no? So sunod natin is yung anong connection naman ng kolehiyo ng Santa Isabel kay Rizal. Para humusay lalo siya sa Espanyol sapagkat nabanggit ko nga sa inyo na hindi naman ganun kahusay si Rizal sa pagsasalita ng wikang Espanyol, ay kumuha siya ng pribadong aralin sa kolehiyo ng Santa Isabel. Kapag may vacant time siya or kapag may bakanting oras siya sa tanghali, habang ang ibang mag-aaral ay naglalaro at nagkikwentuhan, ibang takbo ng isip nitong si Rizal, ginagamit niya yung kanyang oras sa mas mga makabuluhang bagay. Nagbabayad siya ng 3 piso para sa mga aralin sa wikang Espanyol, ngunit sulit naman yung perang nagagastos niya para dito. Yan. So, ganun ang kwento ni Rizal sa yung kasigpagan niya sa pag-aaral. Tapos, sa ikalawang hati ng taon or sa second semester, sa Ateneo, hindi masyadong nagpunsige si Rizal para mapanatili ang kanyang pangunguna sa klase. Sapagkat, ano kaya yung naging dahilan? Kasi class, mayroong isa sa mga guro niya na nagbigay ng hindi magandang puna sa kanya. Kumbaga ay may natanggap siyang hindi magandang komento doon sa isa sa mga naging guro niya, no? So dahil doon sa hindi magandang puna ng kanyang professor ay demotivated itong si Rizal. Pero nung matapos yung taon, nakakuha pa rin naman siya ng pangalawang pwesto bagamat ang mga marka niya ay pinakamahusay pa rin. So, sunod natin is yung bakasyon sa Tag-Araw. Ano naman ang kwento nito? Ano yung ginagawa ni Rizal tuwing bakasyon siya sa Ateneo? Umuwi si Rizal. Pagkasara ng eskwela noong Marso 1873, ay umuwi si Rizal sa Calamba para magbakasyon. Kaya lamang, ay siyempre, kung matatandaan natin, nakakulong yung nanay niya. So, hindi siya gaanong nagsaya sa bakasyon. Sa bakasyon niya dahil nakapiit pa rin yung kanyang ina. So para sana maaliw-aliw itong si Rizal at makalimot sa sitwasyon ng kanyang ina, ay isinama siya ng kanyang kapatid na si Neneng o si Saturnina sa Tanawan. Matatandaan na nabanggit ko nung nakaraan na si Saturnina ay panganay sa mga magkakapatid na Rizal at yung palayaw niya ay Neneng na ikinasal siya doon kay Manuel T. Hidalgo sa Tanawan, Batangas. Kaya naman sinama siya ng kanyang ate, ng kanyang ate sa Tanawan. Pero gayon pa man, hindi pa rin ito nalunasan yung kalungkutan ni Rizal. Okay?
Tapos hindi nagpaalam, talagang gustong-gusto niya kasi ano eh, gustong-gusto niya kasi talagang puntahan yung kanyang ina. So hindi siya nagpaalam sa ama at nagpunta siya sa Santa Cruz kung saan nakakulong yung kanyang ina, no? So dinalaw niya ito at ikwento niya yung lahat ng mga karanasan niya, yung mga matataas niyang grado sa Ateneo, at tuwa naman yung kanyang ina at niyakap siya nito sapagkat matatandaan natin na isa sa mga isa sa mga paboritong anak ni Doña Teodora itong si Jose or si Pepe sapagkat lagi nga niyang binabantayan nung experience yung karanasan nila, 'di ba, dati kahit natutulog ng iba niyang mga kapatid, nagbabasa pa rin sila ng aklat. So paborito nga talaga siya ng kanyang ina at tuwang-tuwa yung kanyang ina na nagiging maganda yung performance ni Rizal sa Ateneo bagamat siya ay nakakulong or nakapiit pa rin sa Santa Cruz, no. Nang magtapos yung bakasyon ay nagbalik na rin si Rizal sa Maynila para sa ikalawang taon niya sa Ateneo. Pero sa pagkakataong ito ay iba na yung uupahan niyang bahay, no, yung lugar kung saan siya mangangasera. At ito ay nasa loob na ng Intramuros sa bilang 6 Calle Magallanes na, no, si Rizal Maninirahan. So ayan, kanyang kasera ay isang matandang byuda na nangangalang si Doña Pepay. So sino si Doña Pepay? Si Doña Pepay ay isang matandang byuda na may byudang anak na babae at 4 na lalaki. So nakalagay diyan pinangangaserahan ni Rizal sa loob ng Intramuros, no. Pag sinabi nating nangangasera ay naninirahan o nangungupahan lamang, no. So punta na tayo sa ikalawang taon, natapos na natin yung unang taon niya sa pananatili niya sa Ateneo. So pangalawang taon ay ito ay naganap noong 1873 hanggang 1874 at walang masyadong matingkad na nangyari sa pangalawang taon ni Rizal sa Ateneo. Liban dun sa yung kwento na pinagsisisihan niya yung pagpapabaya niya sa pag-aaral noong nakaraang taon dahil lamang dun sa hindi niya naibigan yung komento ng kanyang guro. Diba? Kahit naman tayo minsan kapag may mga guro tayo na nagbigay ng hindi masyadong magandang komento ay nagiging demotivated tayo. So ganun din yung karanasan ni Rizal. Nagpapatunay lamang na isa siyang normal na mag-aaral. Ano? Pero pinagsisihan niya yun sa kanyang pangalawang taon. So dahil doon, binawi niya yung pangunguna sa klase, no? Nagsikap ulit siya o nagsipag ulit siya nung pangalawang taon niya at puspusan ulit siyang nag-aral. Kaya naging emperador na naman siya or pinakamahusay na namang estudyante sa kanilang klase. So ilan sa mga kamag-aral niya ay bago at kabilang dito yung tatlong bata na naging kaklase niya rin sa Binyan, 'di ba? Kung matatandaan natin, nag-aral siya sa Binyan doon sa paaralan ni Maestro Justiniano Cruz. So may mga tatlo siyang or mayroon siyang tatlong kaklase sa Ateneo na naging kaklase niya rin sa Binyan, no. Tuloy natin. So sa pagtatapos ng eskwela ay matataas yung grado na natanggap ni Rizal. Sa lahat ng asignatura at nabigyan siya ng gintong medalya itong si Rizal. Ano? Dahil dito ay masayang-masaya na naman siyang umuwi para sa kanyang bakasyon sa Calamba noong 1874. Yan. So noong 1874 ay umuwi siya sa Calamba para sa kanyang bakasyon. Okay, so pag-usapan naman natin yung paghula sa paglaya ng kanyang ina. So itong si Rizal class nung pumunta siya ng Calamba ulit, nung bumalik siya ng Laguna, no, hindi siya nagaksaya ng panahon at dinalaw niya kaagad yung kanyang ina sa kulungan ulit. Katulad ng nakaraang bakasyon niya, no, inaliw niya yung kanyang ina na si Doña Teodora sa mga kwento tungkol sa kanyang pagtatagumpay sa pag-aaral sa Ateneo at katawa-tawang may mga pangyayari tungkol dun sa yung mga katawa-tawang pangyayari tungkol doon sa kanyang mga guro at saka sa mga kanyang mga kamag-aral ay talagang ikwento nito sa kanyang ina para malibang niya yung kanyang ina sapagkat minsan lamang sila magkaroon ng bonding. Tuwang-tuwa yun naman yung kanyang ina at yung kanyang paboritong anak na naman ay nagtatagumpay sa pag-aaral. So sa kanilang pag-uusap ay nakwento nitong si Doña Teodora yung napanaginipan niya nung nakaraang gabi. So sabi niya, ako ay nanaginip nung nakaraang gabi, anak. So, tinanong ni Rizal, ano po yung napanaginipan mo? Tapos, nung naikwento ng kanyang ina yung napanaginipan niya, ay ipinaliwanag ni Rizal yung panaginip o yung kahulugan nung panaginip ni Doña Teodora. Sabi niya, ina, ang ibig sabihin mo niyan ay makakalaya ka na sa loob lamang ng 3 buwan. So, kumbaga, yung nanay niya na si Doña Teodora, napangiti. So, dahil sa isip niya ay bunga lamang ito ng pagnanasa ng anak. So, sabi niya, siguro talagang gustong-gusto na ng aking anak na ako ay makalaya. So, kaya yun ang pinapaliwanag ni Rizal sa kanya, no? Pero nagkatotoo yung hula ni Rizal.
Okay, nagkatotoo yung hula ni Rizal at wala pang tatlong buwan ay nakalabas nga itong si Doña Chodora. Na kung matatandaan ninyo, 'di ba, nakuha nung pamilya ni Rizal yung dalawa sa magagaling na abogado ng Maynila. Kaya nakalaya itong kanyang ano, yung kanyang ina. So nang mangyari 'yon ay nasa Maynila na si Rizal para sa kanyang klase sa Ateneo. Okay? Tapos masayang-masayang umuwi sa Calamba si Doña Chodora at masayang-masaya din yung ipinagmalaki na itong si Jose ay katulad daw nung kanyang ano or katulad daw ni Joseph ng Biblia or kasi inalimbawa niya itong si Jose, yung kanyang anak na may kakayanan daw magpaliwanag ng mga panaginip. So kung hindi kayo familiar kay Joseph ng Biblia, ito yung ano, itong si Joseph ng Biblia yung nag-interpret ng mga panaginip, 'di ba? May mga panaginip yung tao na halimbawa yung kinain ng isang payat na baka, yung malusog na baka, o kaya naman ay yung isang mga payat na damo ay kinain yung mga malulusog na damo na sinabi ni ano ni Joseph sa Bible na sabi niya ay magkakaroon daw ng tagutom or starvation or paghihirap yung mga tao bilang kahulugan nung or interpretasyon ng panaginip na iyon, no? Kaya naihandil tulad nung kanyang ina si Jose kay Joseph ng Biblia. Okay, so next natin is yung hilig sa pagbasa. Okay, so nabanggit natin noong nakaraan na talaga naman bagamat bata pa si Rizal ay napakarami na niyang libro or aklat kasi merong 1,000 aklat sa kanilang silid na aklatan ano, sa bahay nila. Okay, so noong bakasyon ng 1874 ay nahilig si Rizal sa pagbabasa ng mga nobelang romantiko gaya na lamang ng mga ibang teenagers. Ano, interesado siyang magbasa ng kwento ng pag-ibig at saka romansa or romance. Okay, so yung una niyang paboritong nobela ay yung The Count of Monte Cristo na isinulat nitong si Alexander Dumas. Kung matatandaan niyo or kung familiar kayo, mayroong pelikula nito ay yung The Count of Monte Cristo. Na kung saan malaki naging impluwensya sa kanya ng nobelang ito sapagkat kiniliti yung kapanapanabik na bahagi ng nobelang ito yung ano, yung kanyang imahinasyon kasi dito, 'di ba dito yung ano, yung kwento nitong si Edmond Dantes, yung bida do sa pelikula na nakakulong tapos nakataka siya doon sa Bartolina doon sa isang kulungan tapos nung nakataka siya doon sa ano nung nakataka siya ay minatukla siya niya yung nakabaong yaman doon sa isla ng Monte Cristo na after niya makuha yung kayamanan ay nagiganti siya doon sa mga kaaway na nagkasala sa kanya. Okay, so yun yung naging inspirasyon ni Rizal, yung pagkakaroon ng malawak na imahinasyon, ano. So nabasa rin ni Rizal yung maraming mga romantikong nobela kagaya nung at yung pagbabasa na yan na ito ay nakatulong sa pagpapayaman ng kanyang malikhaing isip na makakatutulong rin kung bakit si Rizal ay nakasulat ng ilan sa mga kilalang nobela hanggang sa kasalukuyan or mga literary works, ano. Totoong palabasa talaga itong si Rizal at di lamang kwentong katha ang binabasa niya, nagbabasa rin siya ng mga ano, ng mga hindi katambuhay. Napakiusapan siya niya yung ama o yung tatay niya na ibili siya nung ano, nung bagamat medyo mahal yung aklat ay nagpabili sa kanya or nagpabili siya ng kumpletong tomo ng isinulat ni Cesar Cantu, yung Universal History na aklat, ano. So ayon kay Rizal, yung aklat na ito ay nakatulong ng malaki sa kanyang pag-aaral at maaari ring ano, manalo siya ng mas marami pang gantimpala sa Ateneo dahil sa naturang aklat kasi kumbaga dumami yung kanyang kaalaman nung nabasa niya yung Universal History na sinulat ni Cesar Cantus, ano. So kinalaunan, binasa rin ni Rizal yung Travels in the Philippines ni Dr. Fyodor Hagor, ano, na dito sa aklat na ito ay si Dr. Fyodor Hagor ay isang alimang siyentipiko or manlalakbay na bumisita sa Pilipinas noong 1859 hanggang 1860 at hinangaan niya yung nakasulat kasi dito sa Travels in the Philippines sa aklat ni Dr. Fyodor Hagor ay yung obserbasyon ni Dr. Hagor na tungkol sa pagkukulang nung Espanya sa kolonisasyon niya sa Pilipinas. So sabi niya marami daw pagkukulang, naging masyadong mahigpit ang mga Espanyol sa mga Pilipino, okay? Naging masyadong yun nga, nabanggit ko kanina, masyadong mahigpit siya sa kanilang kolonya, ano, sa mga Pilipino. So, pangalawang hinangaan ni Rizal ay nakasaad din kasi dito yung ano, nakasaad din dito yung balang araw daw ay mawawala sa
mawawala sa Espanya yung Pilipinas at ang papalit na kolonisador o yung mananakop sa Pilipinas daw yung Amerika. At kung susuriin natin, totoo naman na after ng Spanish colonization sa Pilipinas ay sumunod na nanakop sa atin ay bansang Amerika, no? So, tapos na tayo sa una at ikalawang taon ni Rizal. Dumako tayo dun sa ikatlong taon ni Rizal sa Ateneo. So, noong 1874 hanggang 1875 ay dito naganap yung ikatlong taon niya sa Ateneo. At dito ay dinalaw niya yung kanyang, or dinalaw siya ni Doña Teodora sa klase ni Rizal sa Ateneo. Sapagkat malaya na nga yung kanyang ina, no? Nung una siya ang pumupunta sa kulungan, ngayon yung nanay na niya ang nakapunta sa kanya sa Ateneo. So, noong Hunyo 1874 ay bumalik si Rizal sa Ateneo para sa kanyang ikatlong taon. At kabubukas pa lamang ng klase ay dumating na yung kanyang ina at masayang ibinalita sa anak na nakalaya na siya. So gaya ng hula nito na malapit nang lumaya yung kanyang ina, no? So si Rizal ay masaya rin sa pagkakalaya ng kanyang ina. So parang nabawasan na yung struggle ni Rizal or problema na dinadala ni Rizal sapagkat nakikita na niyang malaya na yung kanyang ina, no? Ngunit kahit masaya yung kanyang pamilya ay hindi naging maganda yung ipinakita ni Rizal sa kanyang pag-aaral di tulad ng mga nakaraang taon. Nanatili pa rin namang mataas yung grado niya sa lahat ng asignatura. Pero isang medalya lamang, yan, nakalagay dito, nakatanggap lamang siya ng isang medalya sa kanyang asignaturang Latin at nanatili pa rin namang matataas yung kanyang grado. Ano? So syempre, natalo siya ng isang Espanyol dahil syempre bihasa yung kanyang kalaban. Syempre, tinalo siya ng isang Espanyol na mahusay magsalita sa wikang Espanyol at pagbigkas sa mga salitang Espanyol. Kaya hindi siya nakakuha ng medalya sa asignaturang Espanyol at ang nakuha niya lamang ay sa asignaturang Latin. So pagkatapos ng eskwela noong Marso 1875, bumalik si Rizal sa Calamba para magbakasyon ulit. Siya mismo ay hindi natuwa sa kanyang ipinakita sa pag-aaral sa katatapos lamang na taon. So kumbaga, hindi maganda ang performance niya sa kanyang ikatlong taon sa Ateneo at maging siya ay hindi natutuwa, no? Sa ikaapat na taon naman niya sa Ateneo ay naganap ito noong 1875 o isang 1875 hanggang 1876, ano. Pagkaraan ng masayang bakasyon ay nagbalik si Rizal sa Maynila para sa kanyang ikaapat na taon. Noong Hunyo 16, 1875 ay naging interno na siya sa Ateneo, no. Naging intern sa kasalukuyan, no. Isa sa kanyang mga profesor ay itong si Francisco or Padre Francisco de Paula Sanchez. Magandang kwento nitong Francisco de Paula Sanchez sapagkat ito yung mga naging isa sa mga naging paboritong guro ni Rizal sa Ateneo. So isa sa kanyang mga naging profesor nga nabanggit ko kanina ay si Francisco de Paula Sanchez na mahusay na edukador at scholar. So naging inspirasyon niya siya nung batang si Rizal para mag-aral ng mabuti at sumulat ng tula. Yan. So kumbaga hindi naging maganda ang experience niya nung ikatlong taon. So nung ikaapat na taon nagkaroon ng inspirasyon si Rizal at ito yung mismo yung kanyang guro. Ano? Naging tagahanga at kaibigan din naman ni Rizal yung pari dahil nakita niya na iginagalang nito yung talinong bigay ng Diyos sa batang taga-Calamba. So parang masipag tong bata na ito, palaaral tong batang ito. So sige, nakipagkaibigan itong profesor o itong pari sa kanya. So sa kanyang parte, lubos na hinangaan at iginagalang ni Rizal itong si Padre Sanchez na para sa kanya pinakamahusay daw, no? Pinakamahusay na guro or professor sa Ateneo. So yan, ito yung larawan ni Francisco de Paula Sanchez na guro niya. So nakalagay dyan, paborito at pinakamahusay na profesor sa Ateneo ayon kay Rizal. Okay, so next natin is sabi nga niya, itong kanyang guro doon na ito ay sa kanyang talaarawan o yung kanyang tawag dito, yung kanyang diary ay sinabi ni Rizal na mapagmahal at malaki daw yung pasasalamat niya doon sa pari sapagkat yung pari na ito ay huwaran ng pagkamakatwiran, pagkamaagap, mapagmahal at concerned lagi sa kanyang mga estudyante, ano, concerned lagi doon sa pag-unlad ng kanyang mga mag-aaral. So next natin ay naging inspirasyon ni Rizal si Padre Sanchez para magkaroon ng panibagong sigla sa pag-aaral katulad nga ng nabanggit ko sa inyo kanina. Okay, so nanguna na naman siya sa klase. Niya at yan lahat ng asignatura ay nanalo siya ng 5 medalya sa pagtatapos ng eskwela. Nagbalik din siya sa Calamba noong Marso 1876
at buong pagmamalaki niyang inihandog sa kanyang mga magulang yung limang medalya at matataas na grado. At masayang-masaya siya na dahil nabayaran niya kahit papaano yung mga sakripisyo ng kanyang ama. So kumbaga, kung hindi man naging maganda performance siya nung ikatlong taon, ikalimang taon niya ay naging mahusay siya or satisfied siya sa kanyang ipinakita. No? Ngayon, kung dumako tayo dun sa huling taon niya sa Ateneo, paano naman niya kinaharap itong ano, itong ikalimang taon niya sa Ateneo? Pagkaraan ng bakasyon, ay bumalik na kagad si Rizal sa Maynila upang o noong Hunyo 1876 para sa huli niyang taon or huling taon niya sa ano sa Ateneo ano naging mabuti yung kanyang pag-aaral, sa katunayan ay naging mahusay siya sa lahat ng asignatura. Pinakamahusay din na mag-aaral sa ng Ateneo sa panahong iyon si Rizal, at tunay na ipinagmamalaki siya ng mga Hiswita o ng mga paring Hiswita. No? Yan, nakalagay dyan. Tunay na ipinagmamalaki ng mga paring Hiswita. So nagtapos ng matagumpay si Rizal sa Ateneo at siya ay naggamit ng pinakamataas na grado sa lahat ng asignatura, kagaya na lamang ng filosofiya, physica or physics, biolohiya or biology, yung chemistry, wika at saka mineralohiya at iba pang mga subjects na kinuha niya. Yan. Tapos, noong Marso 23, 1877 ay nakamit niya yung degree ng bachelor sa sining or bachelor of arts, no, na may pinakamataas na karangalan sa edad na 16, ano, 16 na taong gulang pa lamang ay tapos na si Rizal ng kolehiyo, no. Ito yung ano, ito yung araw na tunay na pinagmamalaki ng kanyang pamilya, ngunit para kay Rizal kagaya ng mga kagaya ko nung ako ay graduate o kagaya ng mga ibang ano natin, mga kapwa mag-aaral o estudyante na kapag gumagraduate ay hindi naman lahat ay natutuwa, no? So para kay Rizal ay yung araw ng pagtatapos sa isang panahon ng pait, tamis, saya at saka lungkot sapagkat maghiwalay na sila ng kanilang mga kaklase o kay panibagong yugto na naman ang buhay, ano? Nung gabi ng pagtatapos ay yung huling gabi niya sa dormitoryo ng kolehiyo, yung pinangangasarahan niya or inupahan niyang bahay, ay hindi siya nakatulog. So maagang maaga, kinabukasan, ay yung araw ng pagtatapos, ay nagdasal siya ng taimtim sa kapilya ng kolehiyo at ipinagkatiwala niya. Sabi niya, ipinapagkatiwala ko ng aking buhay para sa Birhen nang sa gayon maprotektahan niya ako sa pagyapak ko sa ano sa mundong alam kong punong-puno ng karahasan. Ayan. Sapagkat alam niya na tayo ay nasa pamamahala ng mga Espanyol at delikadong landas ang kanyang tatahakin, ano. So ano pa yung mga ibang gawain ni Rizal sa Ateneo? So dito ay nilagay ko yung mga sumusunod. Sa kabila ng matagumpay na performance niya sa academics, ay hindi naman subsub masyado si Rizal sa libro, no. Aktibo rin siya sa mga ibang gawain at bilang isang emperador sa loob ng silid-aralan ay leader din siya sa labas ng silid-aralan. Ayun, nakalagay diyan. Tapos aktibo rin siyang aktibong kasapi ng kalaunay, naging kalihim din siya or secretary ng kongregasyon ni Maria, or naging deboto rin siya ng Immaculate Conception or Immaculada Conception na patron ng kanilang kolehiyo, no. So tapos naging member din siya ng Akademya ng Literaturang Espanyol at member din siya ng Akademya ng Likas na Agham. So yung mga akademyang ito ay exclusive na samahan sa Ateneo, na kung saan yung tanging mga atinistang may talino sa literatura lamang at saka agham ang maaring maging kasapi. Na nagpapatunay na talagang hindi lamang siya ordinaryong bata when it comes to academics sapagkat mahusay talaga itong si Rizal pagdating sa literatura at agham, ano. So sa kanyang bakanteng oras ay inahasa naman ni Rizal ang kanyang talino sa panitikan sa patnubay ni Padre Sanchez. Yan. So si Padre Sanchez yung tumutulong sa kanya, inspirasyon niya kanina, nabanggit ko kanina, no. Pero isa sa mga professor na mababanggit dito ay si Padre Jose Villaclara na nagpayo sa kanya na tumigil na raw sa pakikipag-usap sa mga ano, sa mga musa, at sa halip ay pagtuunan na lamang yung asignaturang praktikal. Gaya na lamang doon ng filosofiya at likas na agham. Pero siyempre, may sariling desisyon na rin naman si Rizal noong mga panahon na yon. So hindi niya sinunod itong payo ni ano ni Padre Jose Villaclara, at nagpatuloy lamang siya sa pagpapahusay sa kanyang pagkatahan ng tula sa tulong ni Padre Sanchez. Ayan. So, bukod sa pagsulat ng tula, naglaan din si Rizal ng panahon para sa sining at sa pagpipinta at iskultura, na nabanggit ko na rin ng mga nakalipas na nahilig siya, no? Nahilig siya sapagkat
doon pa lamang sa Laguna or sa Binyan ay nakita niya yung ano, 'di ba, mayroong studio yung biyanan ni ano ni Ostaniano Cruz na nag-i-stay sila doon ano. Tapos nag-aral siya ng pagpinta sa kilalang pintor ng na Espanyol na si Agustin Saez, yan nakalagay diyan. Nag-aral siya ng pagpinta kay Agustin Saez na isang kilalang Espanyol na pintor at eskultura naman kay Romualdo de Jesus. Kay yung dalawang maestro ay napahanga ni Rizal dahil sa kanyang husay sa larangang ito ano. So yan, ito yung mga larawan ni Romualdo de Jesus at saka ni Agustin Saez na naging guro niya dun sa eskultura at saka sa pagpipinta. Okay? Tapos higit sa lahat ay naglaan din siya ng ano, naglaan din siya ng panahon para para sa palakasan no sa sports, 'di ba? Matatandaan na si siya ay tinuturuan ng kanyang tiyo Manuel dati. So, sa pamamagitan ng pag-aaral ng gymnastics at saka pag-eskrima, ay pinagpatuloy niya yung pagsasanay sa palakasan na sinimula ng kanyang tiyo Manuel. Ayan. Nilarawan ni kanyang tiyo Manuel, no. So, dumako naman tayo sa mga estatuang ginawa ni Rizal sa Ateneo. Okay? So, napahanga din ni Rizal yung mga eswitang profesor sa Ateneo dahil sa kanyang talino sa singing. So, isang araw, inukit niya yung isang imahe ng Birheng Maria mula sa kahoy. Ayan. So, inukit niya mula sa kahoy na batikuling yung tawag. Ano? Napahanga niya yung mga guro or mga pari sa Ateneo. At talaga namang hinangaan siya ng mga eswitang pari sa ganda at rikit nung imahe. Ano? So, si Padre Leonard na isang matandang eswita ay hangang-hanga kay Rizal sa husay ni Rizal sa eskultura ay humiling na ipag-ukit siya ng ni Rizal ng imahe ng Sagradong Puso ni Jesus. So sabi niya, ipag-ukit mo naman ako ng ano ng Sacred Heart of Jesus na saan ay dadalhin ko pa uwi or dadalhin ko sa ano sa Espanya, ano. So pinagbigyan naman ito ni Rizal at pagkaraan ng ilang araw ipinakita niya yung nagawa kay Padre Leonard. So tuwang-tuwa itong matandang Jesuita na ito sapagkat may madadala siya pa uwi as remembrance or souvenir niya ano sa pagpunta niya dito sa Pilipinas. Tuwang-tuwa siya, nagpasalamat siya kay Rizal. Ngunit dahil malilimutin na yung gano, yung itong si Padre Leonard, yung imahe ay nalimutan niya. Nalimutan niya dalhin papunta ng ano ng Espanya. So yung imahe na naukit ni Rizal na hiniling ni Padre Leonard ay naiwan niya sa dormitoryo, nilagay sa pinto ng dormitoryo na kung saan nangungupahan si Rizal. So hanggang sa kasalukuyan ano nantili yun doon sa maraming taon at ito ay isang paalala na lahat ng mga Atenista na itong si Dr. Jose Rizal ay nagtapos sa kanilang alma mater. Okay? So, yung imaheng ito ay nagkaroon ng mahalagang bahagi hanggang sa huling oras ni Rizal sa Fort Santiago. At yun ay matatalakay natin sa mga susunod na araw. Ano? So, next natin is yung mga anekdota tungkol kay Rizal bilang isang Atenista. No? Sir, ano nga po ulit ang anekdota? Di ba ang anekdota ay parang kwento na kapupulutan ng aral o yung mga mabubuting nagawa ni Rizal. At meron lamang ilang mga kwento na naisulat nung nag-stay siya sa Ateneo mismo ano. So unahin natin dito yung ano, unahin natin yung isa sa mga kapanahon ni Rizal sa Ateneo ay itong si Felix M. Rojas. So sino daw si Felix M. Rojas? Nagkwento na ano, na naikwento niya na isang insidente daw nagpapakita sa pagiging mapagpatawad na itong ating pambansang bayani or ng ating bayani no. Kasi isang araw, nangyari kasi diyan may mga Atenista na kumbaga nagkukumpulan no, kabilang dito sa kumpulan na ito ay si Rizal. Pero hindi naman siya no, hindi naman siya as in nakikipagkagulo din sa pangkat ng mga estudyante. Nag-aaral lamang siya sa Bulwagan tapos may dalawang Atenista na ito nakalagay sa slide si Manzano at saka si Lesaca no, na nag-aaway at saka nagbatuhan ng aklat. Nagkataon na itong si Rizal ay naabala-abala sa kanyang mesa ay tinamaan sa mukha ng aklat. Okay, na binato nitong dalawang nagbabatuhan ano. So, pero doon sa pagkatama nung ano nung aklat sa mukha ni Rizal, eh, hindi naman siya nagalit do sa dalawang nag-aaway kahit pa nagdurugo na 'yung kanyang mukha. Dahil nagdurugo na 'yung kanyang mukha, dinala siya ng kanyang mga kaklase sa clinic or sa klinika para mapagbigyan ng pangunang lunas. Pero pagkaraan ng ilang oras, nagpatuloy lamang siya sa pagpasok or sa pagkalipas ng mga ilang araw. Nagpatuloy lamang siya sa pagpasok at parang wala lang nangyari, parang hindi man lang siya nagtanim ng sama ng loob ano, hindi siya nagpakita ng galit doon sa mga estudyanteng iyon. Okay? So, isa 'yan sa mga kwento ng ano ng or anekdota ni Rizal sa pagpananatili niya sa Atenista or sa Atenista ka diyan sa Ateneo I mean.
Okay, so isa sa mga anekdota tungkol kay Rizal din ay yung ikwento ni Manuel Celes Burgos na pamangkin ni Jose Burgos, no? Na siyang may-ari nung ano, may-ari nung inuupahan na bahay ni Rizal bago naging intern sa Ateneo. So sabi niya, yung anekdotang ito ay nagpapakita naman ng pagiging matulungin ni Rizal kahit na isa lang pa yung kanyang sarili dun sa ano, sa panganib, ano. So ano daw yung nakalagay dito or sa kwento nito ni Manuel Burgos. Meron kasing pagkakataon na parang araw ng Webes noon, wala siyang pasok nung araw na iyon, ay may mga nagpapalipad ng saranggola doon sa lugar kung saan malapit si Rizal. Yung lalaking ito, yung batang lalaki na ito ay nagpapalipad sa Azotea, 'di ba? Sabi ko sa inyo dati, yung Azotea ay yung rooftop, no. So pinapanood yun ni Rizal habang siya nagbabasa ng aklat doon sa may pintana. Nagbabasa siya ng aklat at mga pabula na nasa wikang Espanyol. Di nagtagal habang nagpapalipad itong bata na ito ng saranggola, ay narinig niya si Julio Meliza ng Iloilo, isa sa pinakamaliit na estudyante, na umiiyak. Yan, so umiiyak siya na dahil yung kanyang saranggola ay sumabit doon sa baging na gumagapang sa kampanaryo ng Katedral ng Maynila na malapit mismo doon sa kanilang tinitirhan. So syempre, itong si Rizal, gagawa siya ng paraan para tulungan yung bata, no? Pero nung tinignan niya yung ibang mga bata na nandoon sa paligid ni Julio Meliza, pinagtatawanan siya ng mga malalaking lalaki na kasama ni Julio. Kaya binitawan kaagad ni Rizal yung kanyang aklat at sinamahan niya si Julio na kunin yung saranggola. So huminto naman yung bata sa pag-iyak. Buong tapang na inakyat ni Rizal yung mataas na kampanaryo at nakuha naman niya ito, yung sumabit na saranggola, no? So isa sa mga magandang nagawa ni Rizal sa pag-isipin niya bilang isang bata, no? Next is yung mga tulang isinulat niya sa Ateneo. Ano naman yung mga tulang isinulat niya sa Ateneo? May connection dito yung pinagawa ko sa inyo nung nakalipas na araw, eh. So si Doña Teodora ay nakatuklas nung talino ni Rizal sa paggawa ng mga tula. Diba? Sabi ko nga sa inyo na mas hinikayat niya pa yung kanyang anak na gumawa pa ng mas maraming tula sapagkat may talento nga yung kanyang anak sa pagsusulat ng mga tula, no? So ngunit itong si Padre Sanchez yung nagbigay ng inspirasyon kay Rizal na sumulat ng mas marami pang mga tula, no? So sa pamamagitan ng pagbukas sa isip ni Rizal sa mayamang impluwensya sa pandaigdigang literatura, nahikayat ni Padre Sanchez si Rizal para pandayin pa or paghusayan pa or mas patala pa ang tawag dito, mas pahusayin pa itong ano or mas i-develop pa yung talento nitong si Rizal. So yung unang tula ni Rizal ay maaaring naisulat ni Rizal nung siya ay nasa Ateneo. Ito nga yung, di ba, kung matatandaan niyo yung sinabi sa inyo sa assignment ninyo, yung mi primera inspirasyon or yung aking unang inspirasyon na inihandog niya yun kasi birthday ng nanay niya, no, kaya sinulat niya yung yung tula na yon na sinasabing sinulat niya nung siya ay bago pa mag 14 na taong gulang. So ibig sabihin, sinulat niya ito ng mga siguro 1874. Bago yung taon na yon ay hindi pa siya sumulat ng tula dahil nalulumbay yung kanyang puso sa pagkakapiit ng kanyang nanay or dahil nakakulong yung kanyang nanay, ano. Tapos dahil dun sa kay Padre Sanchez ay nahikayat nga itong batang si Rizal na sumulat muli ng tula. So noong 1875, dahil na rin sa inspirasyon bigay ni Padre Sanchez, ay sumulat ulit si Rizal ng mas marami pang tula kagaya na lamang nitong hindi ko pala na i-next slide kagad, ano. Itong mi primera inspirasyon ang inalay niya sa kanyang nanay, nandiyan na, nakasaad na dyan. Pangalawa, yung felicitasyon, ano, na nangangulugang pagbati. Nandiyan din yung El Embarque Himno a la Flota de Magallanes o yung paglisan, himno para sa pluta ni Magellan. Ano, yung ES Espanyol, Elcano, El Primero en La Vuelta al Mundo, at siya ay Espanyol, Elcano, ang unang nakaikot sa mundo. Diba, kung maaalala ninyo, yung isa sa mga nakabalik sa Espanya ay itong si Elcano, ano? Tapos yung El Combate Orbistondo, Terror de Hulu, ay yung labanan ng Orbistondo at saka yung kilabot ng Hulo. Yan, ilan sa mga ano. Pero hindi na natin masyado pag-uusapan yung mga tula na yan. Isinama ko lamang sa slide, ano? Nandiyan din yung noong 1876, sumulat din si Rizal ng tula sa iba't ibang paksa kagaya ng relihiyon, edukasyon, alaala ng kanyang kabataan at saka yung digmaan, ano, nandiyan yung
on Recuerdo, Amoy Pueblo o sa alaala ng aking bayan, yan na nagbigay ng o yung tula na nagbibigay siya ng dangal sa Kalamba sapagkat doon nga siya pinanganak, di ba? Ang bayang, okay, mali pala ng type, no? Ang bayang sinilangan ng bayani. Ayan, nandiyan din yung Alianza Intima entre la Religion y la Buena Edukasyon or malapit na ugnayan ng relihiyon at mabuting edukasyon. Okay? Por la edukasyon recibe lustre la patria or sa edukasyon ay matatamo ang liwanag ng bansa. Okay? Yan ilan sa mga nasulat niya. Okay? Hindi na siguro natin ano, no? Mas nandiyan din yung El Cuateverio y el Triunfo, Batalya la Lucena y Prision de Boabdil, no, yung pagkabilanggo at ang tagumpay, ang labanan ng Lucena at ang pagkakulong ng Boabdil. Yung tula na ito ay naglalarawan doon sa pagdakip doon kay Boabdil, yung huling morong sultan ng Granada. May connection itong tula na ito sa sunod na tula, no, yung La Entrada de Triunfal de los Reyes Cataleses en Granada, na yung matagumpay na pagpasok ng Katolikong Monarkiya sa Granada, na yung tula naman na ito ay nagsasalaysay ng matagumpay na pagpasok ni Haring Fernando at Reyna Isabela sa Granada na ang huling morong kuta ng Espanya. No? So next natin ay nandiyan din yung El Heroismo de Colón o yung kabayanihan ni Columbus, na ang tulang ito naman ay pinuri or pumuri kay Columbus ang tagapagtuklas ng Amerika. No? Next, nandiyan din yung Colón y Juan II or Columbus at Juan II, na ang tulang ito naman ay nagsasalaysay kung paano nawala ang katanyagan at yaman ni Haring Juan II ng Portugal dahil hindi niya nabigyan ng ano yung financial needs, no, ang mga panukalang ekspedisyon ni Columbus sa bagong daigdig. Yan. Next natin, ang dami pa, no, ang dami ng sulat ni Rizal. Gran Consuelo en la Mayor Desdicha, yung dakilang konsuelo ng dakilang kamalasan, at ito yung isang alamat sa napatula tungkol sa trahedya ng buhay ni Columbus, yung unang dialogo un dialogo alusivo a la despedida de los colegiales. Yan, isang dialogo at pamamaalam ng mga mag-aaral na kung saan ito naman yung huling tula na isulat ni Rizal sa Ateneo na makapagbagdamdaming tula ng pamamaalam sa kanyang mga kaklase. Katulad nga na nabanggit ko sa inyo kanina, ay hindi masyadong masaya si Rizal nung siya ay malapit ng umalis dun sa Ateneo nung siya ay gagraduate na, no? Tapos, nandiyan din yung mga tula ni Rizal tungkol sa edukasyon. Ano? So, ano yung mga tula ni Rizal tungkol sa edukasyon? Bagamat, nandiyan, nabanggit ko na ito kanina, itong Por la Edukasyon. Related dito sa edukasyon, no? Grunop lamang. Ano? Por la Edukasyon, recibe lustre a la patria. Sa edukasyon ay matatamo ang liwanag ng bansa. At yung Alianza Intima entre la Religion y la Buena Edukasyon o malapit na ugnayan ng relihiyon at saka mabuting edukasyon. May mga tula din siya, kagaya na lamang ng ano, na tungkol naman yung mga tema naman tungkol sa relihiyon, ano, nandiyan yung nung siya estudyante pa lamang ay sinulat niya yung Al Niño Jesus o Sanggol na si Jesus. Ito ay tungkol sa isa sa mga relihiyoso niyang tula na may maikling oda na isinulat niya nung siya ay noong taong 1875, nung siya ay 14 taong gulang pa lamang. Tapos nandiyan din yung Ala Virgen Maria o para sa Birheng Maria, na isa sa mga relihiyoso niyang tula na nawalang petsa kung kailan niya naisulat. Ano, maaring isinulat niya ito pagkaraan ng kanyang oda para sa sanggol na si Jesus. No? Magkasunod, kumbaga, na isinulat niya. So, ano pa yung mga ibang ginagawa ni Rizal or mga iba niyang gawain sa or mga gawain pantriyato naman ni Rizal sa Ateneo? So, nag-aaral sa Ateneo, habang siya ay estudyante sa Ateneo, ay nahilingan siya or kumbaga nag-request itong si Padre Sanchez na kanyang paboritong guro, ano, na sumulat ng isang bula, okay, batay sa tulang pasalaysay ni San Eustacio, ano, Martir. So, nagbabakasyon siya sa Kalamba noong 1876, sapagkat paborito nga niyang guro si Padre Sanchez, ay sinulat niya yung relihiyosong drama na ayon sa patula na natapos niya naman niya noong June 2, 1876. Ano? Sa pagbubukas ng klase sa Ateneo noong 1876, huling taon niya sa Ateneo, ay pinakita niya kay Padre Sanchez yung natapos niyang dula na pinamagatang San Eustacio, Martir, na binasa ng guro. At pinuri siya,
pinuri niya yung batang estudyante para sa magandang pagkakasulat nito. Yan. So dumako naman tayo kasi hindi lamang si Rizal nakafocus sa kanyang edukasyon, sa kanyang mga tula, sa pangunguna sa klase. Nagkaroon din naman siya ng ibang mga ano, mga kakatuwang kwento kagaya na lamang ng kwentong pag-ibig na wala ang inyong guro sa kasalukuyang panahon. Ano? So sa pagkaraan ng kanyang pagtatapos sa Ateneo ay noong siya ay 16 na taong gulang ay unang umibig itong si Jose Rizal. Ano? So sabi niya, ang pag-ibig ay ano, ang pag-ibig daw ay masakit na karanasan sumasapit sa buhay ng isang teenager, no? Yung babaeng ito na nakilala niya ay itong si Segunda Katigbak na taga ano, isang magandang Batanggenya na 14 na taong gulang, at itong dalagitang ito na taga Lipa ay nilarawan niya bilang maliit na babae daw, no? May kaliitan siya, yung mga mata niya ay parang nangungusap, kumbaga. Ibig sabihin, maganda yung mata. Kung minsan ay nagpapakita ng marugdog na damdamin at minsan ay parang nananamlay, no? Mapupula ang kanyang mga pisngi at may kahali-hali ng ngiti at magagandang ngipin at parang para siyang ada or yung buong katauhan niya ay hindi may paliwanag at kabigha-bighani, no? Pero nakalagay din sa aking slide, isang 14 na taong gulang na Batanggenya na unang minahal ni Rizal nung siya ay 16 na taong gulang, at ngunit pinagkasundo ito sa bandang huli at nakasal kay Manuel Luz. Ano, ito si Segunda Katigbak, yung larawan ni Segunda Katigbak, no? Ganito kasi yun, paano niya nakilala itong si Segunda Katigbak? Itong si Segunda Katigbak, or nung isang araw class nung siya ay bumisita sa kanyang lola, sa panig ng kanyang ina, di ba yung kanyang ina ay naniniraan sa Trozo, Maynila, yan. So sinamahan siya nung kanyang kaibigan na si Mariano Katigbak. Ah, meron siyang kaibigan. So yung kanyang lola ay kaibigan ng mga kamag-anak na Katigbak ng Lipa, Batangas, no. Pagdating sa bahay ng lola ay nakita niyang marami palang panauhin itong lola nitong si Rizal. So isa rito yung napakagandang babae at naunang nagpatibok ng kanyang puso, at itong babaeng palang si Segunda Katigbak ay kapatid ng kanyang kaibigan na si Mariano Katigbak. Ano, ang ngalan daw ay Segunda, at karamihan sa mga bisita ng kanyang lola ay mga estudyante sa kolehiyo na nakakaalam ng husay sa kanyang pagpinta. Kaya nung nag-usap sila ni Segunda Katigbak, bagamat medyo shy type, kumbaga si Rizal, ano, ay nag-request itong si Segunda na ipagpinta siya nung larawan ni Segunda. So kumbaga, balita ako mahusay ka raw ano sa pagpipinta, sabi nitong mga kamag-aral mo. Baka naman maaari mo akong ipinta sa mga oras na ito. So sabi ni Rizal, sige, papayag ako. Kukuha ko ng lapis at saka iguguhit kita, no? So saglit lang. So manak-anak ay napatingin siya sa akin, sabi nitong si Rizal, at naalala niya yung ano, naalala nitong si Rizal na nabigla siya at bigla siyang namula, no? Sapagkat habang tinitingnan niya ito si Segunda, habang pinipinta niya ay nagkatinginan sila ng mata sa mata. Yes, alam naman magkatinginan sila ng ilong sa ilong. Ano? Wale. So skip na lang natin yon, baka pwede pang i-edit. Next natin is, ito na nga, ano, nabanggit ko kanina, lalaking kapatid ni Segunda. Tapos, nung higit na nakilala na ni Rizal si Segunda, ay linggo-linggo siyang pumupunta sa Koleyo La Concordia na kung saan ay nangungupahan yung kapatid nitong si Olimpia, no? Si Olimpia ay isa sa mga kapatid ni Rizal, at si Olimpia ay malapit na kaibigan ni Segunda. Yan, nagpapapansin naman itong si Rizal sa babaeng si Segunda, no? Yung dalagitang si Segunda. Matatalos na nagmamahalan si Rizal at saka si Segunda, or kapansin-pansin na sila ay nagmamahalan. Yung pag-ibig nila ay masasabing pag-ibig sa unang tingin or love at first sight. Yes naman, sana all. Ngunit wala na itong pag-asa sa simula pa lang, dahil naipagkasundo na pala itong si Segunda na magpapakasal siya doon sa isang kababayan na si Manuel Luz. Yan. So kasi uso, noong mga panahon na yon ay uso pa yung mga fixed marriage, ano? Kaya hindi, or nawala na ng pag-asa itong si Rizal. So kahit na siya ay ubod ng talino, siya ay mahihiyain at kiming nangingibig or shy type nga, nabanggit ko kanina, no? Kahit na siya ay mahihiyain nga, ay nagpakita pa rin naman siya, ano? Naipakita pa rin naman ni Segunda yung sa pamamagitan ng kanyang pagkilos, yung nararamdaman niya para sa binata. So kumbaga si Segunda na mismo ang kumikilos, no? Ngunit nangingimi pa rin si Rizal na magtapat dun sa dalaga. So huli, parang nawawala yata yung aking internet kasi naglo-loading, no? Sana hindi paputol-putol kasi
nire-record ko lang to. Huli silang nag-usap noong isang Webes ng Disyembre 1877 at papalapit na yung Pasko noong mga oras na iyon. Ano, binisita niya si Segunda sa Kolehiyo ng La Concordia kung saan nag-aaral si Segunda para magpaalam sana dahil uuwi na siya ng Kalamba sa susunod na araw. Sinabi niya kay Segunda or sinabi ni Segunda kay Rizal na uuwi na siya ng Lipa kamakalawa. So kumbaga magkakaroon na sila ng ano or magkakahiwalay na silang dalawa. So tumahimik yung dalaga si Segunda, naghintay siya ng sasabihin ni Rizal na so, kumbaga sabihin mo na sa akin na ako iyong gusto, umamin ka na sa akin at ikaw naman ay aking sasagutin. Kaya lamang walang sinabi itong si Rizal kasi nga shy type itong si Rizal. Pagkos ay nagpaalam lamang ito, sabi niya bigla ipaalam, 'di ba? Parang biglang frustrated itong si Segunda sapagkat hindi nagkaroon ng lakas na loob na na umamin itong si Rizal, no? Sabi niya, sa bagay makikita pa naman tayo pag napadaan ka sa Kalamba, 'di ba? Pag umuwi ka ng Lipa. So ganoon yung naging torpe kumbaga itong si Rizal. So nang sumunod na araw, dumating si Rizal sa kanyang bayan ay hindi kaagad nakilala ng kanyang inang nanlalabo itong mga mata, no? Kasi unti-unti nang nanlalabo yung mata ni Rizal. Nung nanay ni Rizal, yung nanay ni Rizal, na magiging dahilan kung bakit siya mag-aaral ng medisina, no, sa mga susunod na araw na didiscuss natin. Ngunit masaya siyang sinalubong ng kanyang mga kapatid. Pag-uwi niya doon sa Kalamba, ay tinutokso siya kay Segunda yung, dahil nalaman ng kanyang mga kapatid yung kwento. Sapagkat siyempre, kwento nitong si Olympia. No, nung gabing iyon, ipinakita ni Rizal sa kanyang pamilya ang husay niya sa pag-iskrima. At nanalo siya sa isang kompetisyon sa pag-iiskrima sa Kalamba at itinanggal siyang pinakamahusay na mamamayan sa pag-iiskrima sa bayan ng Kalamba, no. So I think that's all ating diskusyon. Katulad nga ng nabanggit ko, si Segunda Katigbak ay naikasal or dahil sa fixed marriage ay hindi hindi lalo pang na-develop yung pagmamahalan ni Rizal at saka ni Segunda Katigbak. So, kung susumahin natin yung talakayan kanina, ay yung experience, yung buong experience ni Rizal sa Ateneo ay masasabi nating isang napakagandang taon or kwento para sa ating bayani sapagkat marami siyang naging karanasan dito, ano, katulad na lamang ng mga guro na nakatulong para lalo niyang ma-develop yung kanyang skills at ang kanyang mga talento. Para mas makilala natin siya sa kasalukuyang panahon, no? So siguro that is enough and thank you for watching this video.